Christ, he should understand that only those who choose Christ are the brothers and sisters of the Lord. So, ang ating mga kapatid at ayong lahat ng mga mananampalataya ng ating Panginoon sa Kristo. So, sabi nito, yung iba naman ng mga hindi mananampalataya ay hindi natin mga kapatiran. Pagdingin naman mga kapatid natin sa spiritual yung makikipag-ugnayan tayo tungkol doon sa mga ating spiritual. Sabi ng Romans 8:9, Christian 3, verse 1 to 3, Romans chapter 9, verse 3, and Hebrews chapter 2, verse 9. Let us be, they are your fellow laborers in service for Jesus Christ. Sabi ng verse 2, chapter 3, so, ang buhay kasi natin mga kapatid, yung ating pakikipag-ugnaya sa ating mga kapwa na nananampalataya ay para sa ating paglilingkod sa Panginoon. So, yun yung tinutukoy dito sa mga talata na ibinibigay nito sa mga supporting verse. Ang ating pakikipag-ugnaya sa ating mga kapatid ay tungkol sa ating buhay na nananampalataya. So, yun yung ating kaugnayan sa bawat mga kapatid. Kaya nga may mga nasakitan tayo para manatili tayo doon sa ating buhay sa nanagalataya. Number one of my responsibilities toward other Christians, number one of yung ating mga turkulin at responsibilidad. Letter A, you are to pray for each other. So, ito si Kumon na way of our relating to our kaya yung Christian, no? Ang sa atin, o tinatayon sa atin yung magalating sa bawat isa, o yung panalaminan. Ito talaga yung buhay natin. Ito yung isa sa pinakamagandang ugnayan na ating naging birthday o tungkulin sa bawat mga kapatid, no? Sa pamagitan ng panalaminan. Hindi na tayo makatulong in other ways. Subalit ang ating pananalangin ay napakalaking bahagi at malaking bagay sa mga kapatid, lalo na kung sila ay nandoon sa kalagayan na kailangan ng kalakasan. Sa lahat halos ng mga sulat ni Apostol Pablo ay nagsisimula sa kanilang pananalangin. Sa 1st Thessalonians chapter 1 verse 3, 2nd Thessalonians chapter 1 verse 3. Letter 3, we are to listen to each other. Physically, sabi ng Galatians chapter 6 verse 10 and Romans 12 verse 13. So kaya lang po yung ating pag-ministry yung hindi lang para sa gawain ng Panginoon, kundi hindi yung pag-ministry natin sa ating mga kapatiran. In physical matters, it's all about yung ating gano'n, yung ating mga pinagawa fellowship, yung pinagawa natin mga pagkukupon, at tayo ay patuloy na ipapalakasan sa bawat isa. Spiritually, sa Book of Galatians, verse 6, verse 1 to 2, and Romans 15, verse 1 to 2, at kaya dito sa Hebrews, chapter 22. Ito naman kung yung mga kapatid ay nangihina sa kanilang pananampalataya. Ang sabi nung converse ay kung sino yung malakas sa pananampalataya ay tulungan yung mga nanghihina. Pero sabi niya po siya, kung diyanin lang natin sa pagtulong natin, spiritually kailangan hindi tayo yung sumimplang. Kasi minsan, kung tulong tayo spiritually, minsan nung nangyayari, tayo pala yung matulong, walang nagkakapituhan, na hindi natin namamalayan. Tayo pala yung apektado doon sa kasi with the spiritual matters kailangan na mag-ibotin tayo sa pakilos ng banal na Espiritu. Spiritual matters is not really all physical works or physical health. Malaki yung pagkakaya natin sa physical at sa spiritual na mga bagay. Let us see that we encourage and live by one another. Ito yung kailangan talaga tayo ng palakasan.
na tayo ay mag-encourage ng ating mga kapatid. Because in everyday life, ay lagi tayong may mga challenges. Marami tayong mga pinagkataanan. At isa talaga na kailangan natin yung mga kapatid na tayo ay magkaroon ng kalakasan. Kaya ito, katulad nito, salvation is nothing. Although wala pa tayo mga prayer meetings, meron tayo Saturday, Bible study and prayer. So ito yung mga panahon, mga pagkakataon na tayo ay pwedeng magkaroon ng kalakasan. At encourage me sa bawat isa kasi yung pagtitipon kasi ay malaking factor yun para ma-encourage yung bawat isa. Kasi kung magkakataon tayo, kahit doon lang sa ano, kung hindi natin pwedeng personal, sa bagay parang yung may communication, pwede natin gawin para ma-encourage tayo ng mga kapatida. Pero mas ilaka-epektak mo doon ay yung gathering sa natin, peace natin. Let it be, we have to serve one another. Sabi ng Philippians, chapter 2, verse 24, and Matthew, chapter 20, verse 25 to 28. So, yung pag-insure natin sa bawat isa, ay ito yung pagmamala sa akin. Tama, yung pagmamala sa akin. Doon sa, ang sabi dito sa mga talata ay, huwag naman lagi tayo natin sa ating sarili na pangangailangan. So, dapat tingnan din natin yung pangangailangan ng iba natin mga kapatid, at kung meron tayong kakayahan, kung naman sila, yun yung sinasabi dito ng Apostle Pablo. Na hindi lang yung mga puro salita lang na ano, hindi kung meron tayong kakayahan. It is not force, hindi ito sa pilitan. Kundi yung talagang pagmamalasap natin ay may pagkita hindi lang sa mga salita. Kundi kayo sa mga loha. Number three, what should be may attitude towards other Christians? Ito yung mga kino magiging pakikitungo doon sa ating mga kapwa na nanapalataya. Literally, it should prepare you to be to love them. So, I mean, 1 John chapter 3, verse 14 to 16, and 1 Peter chapter 4, verse 8. So, yung paulahin kasi natin tungkol yung mga kapatid ay yung pagmamahal ng Diyos na nararamdaman natin sa Diyos, dapat nararamdaman din yung mga kapatiran natin. So, yung pagmamahal ng Diyos. Ito yung pinutukoy dito sa mga talata na pagmamahal kasi ng Diyos ay ito yung walang kondisyon ng pagmamahal na hindi nahihintay na pabalik. So, may pakikita natin yung pagmamahal natin sa ating kapwa, mananampalataya, sa maraming mga bagay. No, katulad na yung meron tayong kakayahan at iba pa mga bagay na pwedeng makatulong bilang pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating kapatid. Katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Never be patient with them. Pati yung mapagpaumanin tayo. Oo. Kasi hindi ini-encourage ng Bible o ini-encourage ng Word of God na tayo ay pagkaramdina natin ang sa buhay, sa mga kapuhan. O kung hindi nawawala yan sa mga kapatid kasi yung budget eh, kaya ito yung matatakot tayo. Isa na dapat tayo. Pero ini-encourage ng salita ng Diyos na yung mapagpaumanin sa bawat isa. Maybe yung mga kapatid na ating naranasan. Katulad nito, tayo ay nagsasacrifice kung talito sa ating bahay sa mahal. So bahagi yan ang ating pagpapakita ng ating pakikitungo sa ating mga kapatid. Kasi nais natin silang makasama sa fellowship at mayroon yung pigay sa atin na nalakasan. Let us see, this is it to the names. Yeah. At kung ganyan po yung bilang dito sa chapter 2, eh kailangan din natin na makita. No? Ang sabihin ng sensitive po ay hindi na kailangan magsalita yung kapatid kung mayroon siyang pangangailangan na mayroon naman tayo kung pwede mag-share. Usually, mayroon naman tayo, di ba? Hindi naman na natin kailangan magsalita pa yung iba kung mayroon tayong makayahan. At hinihin mo ng Diyos yung puso natin para tayo ay umabot doon sa pangangailangan.
1 chapter 3, verse 17 to 18, and James chapter 2, verse 15 to 16. Letter D, be forgiving of each other, sabi ng Ephesians chapter 4, verse 22, and Colossians 3, verse 13. Ito naman yung, ano, yung pagpapatawaran. Kahapon, naging bahagi ko ng mga pag-aaral namin dito, na napakahalaga, mga kapatid, yung pagpapatawad. Kasi, lagi natin isipin, ang Diyos ay pinatawad tayo sa salat na ating mga kasalanan. Katapos tayo ang mga Diyos, pinalimutan niya ang lahat ng mga kasalanan natin. So, hindi tama at hindi mas yung attitude ng isang mananampalataya na hindi lang siya gano'n yung natawad sa Diyos kung nakapos hindi naman siya nakapatawad. So, ako ang patawad ay isang bagay na magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kung paano tayo nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos dahil alam natin lahat ng kasalanan natin pinatawad ng Diyos. At kung yung ginagawa natin kasalanan, pinapatawad ng Diyos. Kasi ganito siya eh. Ganyan siya, ngayon yung pinakita ng Diyos yung kanyang pagbabahan. Yung pagpapatawad kasi ito yung group, ito yung katibayan, na mahal mo yung kapatid mo, katulad lang ng kapatid mo sa Diyos. At ganyan yung katibayan ng Diyos, na kaya pinatawad tayo kasi yung pagpapahalin mo na sa kanyang pagbabahan. So, napakahal ka ito naman, kapatid. Number four, what is fellowship? Ano daw po ba yung mga kapatid mo? It's a great fellowship, it's a term from the English word Christian, it's a great fellowship together for activities of time, share, God, and interest, whoever is on his own part. Kaya nga po, gusto natin ipaunawa, and every this lesson, gusto mong ipaunawa sa atin, na yung pagkikipo na yung pakahalaga, hindi sa kong